Kagawa, namatay po si Lola dahil doon po sa inyo? Ay, hindi po. Nagbantaw din po doon sa tapat po ng bahay namin. Napapatayin po kaming lahat. A grave threat? Yes po. Sinabi po niyo doon sa manugan ko po. Hinahanap okay. po niyo yung mga kapatid niya. Dinudo, patayin po kayong lahat dito. Sabi niya po. Idol, yung mga sinabi po nila puro mali. Dinidin lang po nila ako. Ano to? Wrestling? Si Ricky. Sige. Okay. Buti naman, may mga umawat na. At yung si Kagawad, oops! Si Kagawad ating lasing na. Halos matumba. At yung aso, nakikinood na rin. Okay. Sabi ng aso, mukhang delikado na to. Ayun. Okay. Tuloy-tuloy pa rin pag-aaway nila. Okay. Dalawa versus isa. Nagwawala. Yung aso, medyo gusto kong makiusyoso. Ayun. Kakausapin natin si Ma'am Leonida Dominguez. Siya po ay yung manugang ni Christina Dominguez, yung si Lola. Ma'am Leonida, good afternoon po, ma'am. Good afternoon, sir, idol. Ma'am, ano nangyari po doon sa video? Pwede hong pakipaliwanag, Ma'am Leonida? Pangalawang beses po na pagpugod na po niya yan ni Kagawad. Kasama na po niya yung kapatid niya na si Ricky. Anong ginagawa po nung dalawa na nag-aaway parehong nakasando? Parang susugurin na naman po yata nila yung bilas ko po na nang out kay Kagawad. Nung unang beses po na sumungod doon sa bahay ng Bienan ko po at saka ng Bipag po. Si Kagawad yung lasing at sino po yung kasama po ni Kagawad? Yung pong kapatid niya, si Ricky Kabading po. Si Ricky Kabading, kapatid po ni Kagawad yon. Yes po, idol. So, si Kagawad po yung lasing at bakit po nanggugulo si Kagawad? Bali, sinaktan po niya yung mga anak ko doon sa bahay po nila, Charis po. Bali, wala na po kami dyan, sir, nung pumunta po sila kasi tinakbongan na po namin si nanay doon sa hospital. Tapos kami pong, yung mga ibang kasama ko po, nag-report na po doon sa barangay at doon po sa police station. Kaya ang naiwan lang po dyan yung mga bata at saka yung hipag ko po na isa. Okay, yung dalawang pong lalaki sa video na nag-aaway, pareho nakasando, yung isa po doon si Ricky Kabading, sino po yung isa? Nung parang sigaw po ng sigaw dyan, yung kapatid po ni Ken Kagawad na si Ricky Kabading. Yung po yung pero nandiyan po rin si Kagawad Kabading. Okay, tapos yung isa nang-aawat lang po? Yes po. Kagawad Kabading, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Okay, Kagawad, meron pong video. Kitang-kita naman po, lasing kayo at muntik pa kayo matumbay. At kasama niyo po yung kapatid niyo na si Ricky Kabading na nagwawala. Kayo naman po, ano pong version niyo? Bakit po gano'n na nangyari doon sa video? Nagkakagulo po kayo. Ganito po yun, idol. Sir. Nung araw po ng Linggo, bali, sinelebrate po namin yung isang taong namatay na tiyuhin po namin. Opo, tiyuhin niyo po, opo. Ngayon, di nagluto po kami ng konting salo-salo. Opo. At tapos nung makapagluto po, may konting siyempre inuman po. Okay. Pero nung mga 3 to 4 o'clock na po ng hapon, okay, biglang dumating po itong mga binata. Okay. Nagaling po sa kabilang inuman. Sino po mga yon? Si Albert Dominguez at si pinsan niya po na si ang ano po niya Dulfo Pimentel po eh. Dulfo? Hindi ko alam niya. Dulfo Pimentel. Ah, doon ko. Okay. Dulfo Pimentel. Opo. Ito si Albert saka yung pinsan niya si Dulfo Pimentel. Opo. Okay. So galing po sila sa kabilang inuman. Dumating po doon at ano pong ginawa? Ganito po yung idol. Nung nakipag humalo sila sa inuman namin, sila po may reklamo na po sa likod namin na lagi silang nalalasing at may iingay tuwing gabi. Eh, hindi naman gabi yung nasa video Kagawad. Hindi. Yun ang reklamo po sa kanila. Opo, opo. Ngayon, nagkataon po na napunta sila sa amin kaya nasita ko sila. Ngayon, di biglang sinisita ko po sila. Medyo ito si Albert Dominguez, medyo ibang tingin sa akin. So, ibig sabihin, lasing na po kayo at lasing na rin po itong si Albert Dominguez. Pareho-pareho na po kayo lasing. Oo, kasi galing na po sa kabilang inuman po sila. Mga nakailan po kargada nyo na alak? Ay, 2 bote lang po na 2x2.
Dalawang bote ng 2x2, okay. Pero mukhang kargado kayo ng gusto kasi pasuray-suray na po kayo kagawad. Hindi naman po kayo madapa. Hindi naman po. Apo. Hindi naman po kasi okay. Abot na yung maging naman. Idol. Sige po. So dumating na po itong tropa ni Albert Dominguez na lasing sa kabilang inuman. Opo. Okay, sinaway niyo po o kinumpranta niyo? Binagsabihan ko po na sabi ko, huwag niyo nang ulit yung mga ganong ano dahil ano pa, GCQ pa. Siyempre, hindi maganda po yun, idol. Binagsabihan niyo po siya, dapat hindi ka uminom. Sa gabi po. Sa gabi po. Opo. Ano po naging sagot niya? Medyo ibang tingin sa akin, medyo nakabog ko po yung dibdib niya. Nakabog niyo yung dibdib niya, okay. Opo. Ngayon, din, nakabog ko po yung dibdib niya. Bigla siya, tumayo rin po ako, tapos bigla niyo pa kong kinabig. Okay, gumanti po siya. Matapos yung kabugin niya yung dibdib niya, sir, gumanti siya, kinabig niya yung kamay niyo. Kinabig po, dinibdib yung sa dibdib ko, kaya natumba po ako. Opo, opo. Ano pong pinagkaiba na uminom ng gabi at saka uminom ng umaga? At bakit po pag gabi, huwag uminom, pero pag sa umaga, pwedeng uminom? Hindi. Sa kanila po kung sinasabi yun kasi gabi-gabi po silang nag-iinom. Kaya nga po, pinagsabi niya po sila na huwag uminom sa gabi kasi ECQ. Anong pinagkaiba noon sa uminom sa umaga? Parehas din yun. Parehas lang. Okay, sige po. Tapos po, sir? Tapos nung napaupo po ako, bigla po siyang tumakbo at pinagsabihan po ako, magawad ka lang. Okay. Sige po. So, ibig sabihin, nagmura na po siya. Yan po ang sinabi niya sa akin, idol. Opo, sir. Siyempre, masakit din yung loob ko bilang barangay official sa pinagsabihan ng ganun. Opo. Sumunod pa ako sa kanila. Opo. Ngayon, nung pagdating ko po sa kanila, siguro iba na yung kwento niya sa mga kasama nila sa bahay, saka yung tiyuhin niya. Nagulat ako, ba't bigla nila ako sinulog, may nakapatalim. Opo. Pero sinundan niyo po siya sa kanilang lugar? Opo. Bakit niyo po siya sinundan sa kanilang lugar, sa kanilang pinag-iinuman? Tatanungin ko po sana kung bakit niya ako pinagsabihan ng ganun po. Okay. So nung pasugod ka na doon sa kanilang lugar, tumayo na agad itong tropa para depensa niyo kanilang teritoryo, merong hawak patalim. May nakahawak po ng patalim, si Edgar Pimentel po. Opo. So anong ginawa naman ni Edgar? At saka yung asawa po niya, mura na mura din sa akin. Opo, opo. Ngayon, nung siyempre nakapokus po ako sa nakahawak ng patalim, yung si Albert Dominguez po, bigla po niya akong sinuntok. Okay. Natumba po ako. Ayun. Pero matanong ko lang kagawad, bakit kinakailangan pa siya sundan? Ba't di mo nilang pinabayaan at lasing naman kayong pareho? Tapos pinabukas nyo na lang po yung problema, pag-usapan na lang po sa barangay hall. Alam niya na, nakainom na nga idol, siyempre, hindi ko na rin naisip yun. Tama. Kaya... Di ba kagawad, pag nakainom na isang tao, clouded na yung kanyang judgment. There are times na nakakagawa siya ng mga bagay-bagay na hindi dapat nagagawa ng isang normal na tao. Malakas ng loob niya gumawa ng kabalastugan. Diyan na po siya nakakagawa ng mga kamalian at kinabukasan is pinagsisihan niya. Di ba dapat paglasing na umuwi na lang at natutulog? In this case, lasing ka na kagawad, nilusob mo pa rin sila. Ito po yung natikman nyo. Opo. Binigay lang nila sa iyo yung hiniiling mo, which is gulo. They gave you what you were asking for. Kasi kagawad, bumalik na sila sa kanilang teritoryo, dapat i-stop ka na. Kasi pag sa inuman kagawad, teritoryo-teritoryo yan. Opo, opo. Sumugod ka sa kanilang teritoryo at pareho silang mga lasing at lasing ka rin, trouble po yun. Opo. At saka isa pa kagawad, sabi mo, kailangan respetuhin ka dahil official ka ng barangay, bakit kanya minura, tama? Opo. Okay, di ba kagawad may kasabihan, ang respeto ay kusang ibinibigay at hindi po hinihiling. At para ikaw po ay maging karespe-respeto sa mga tao, magpapakita ka po ng ehemplo na ikaw ay talaga ay tunay na karespe-respeto. And you should be a leader. You should walk the talk. Tama po yan. Now, yung po ba'y pagiging lasing at para patulan po yung kapwa lasing, respectable po ba yon? Pasensya na, idol, kasi hindi ko rin matanggap na minura po ako. Tapos yung pagka, ano po, kaya, siyempre. Kaya nga po yan sinasabi ko, kagawad noon pa. Pag lasing na, dapat umuwi na. Kasi lahat ng mga lasing na alam ko, malalakas ang loob. Diyan nga po nagkakaroon ng patayan, diyan po nagkakaroon ng rape. Lahat ng klaseng kabalastugan na gagawa po kapag lasing po yung mga tao. Di ba? Kasi malakas ng loob at wala na po sila sa tamang pag-iisip. In this case, pustahan tayo kagawad. Kung kayo po ay hindi lasing at that time, hindi nyo na siya sinundan. Di ba kagawad? Kasi alam mo, nalasing yon. So ang ginawa mo yon, kung kayo po ay normal at that time, nagtawag kayo ng tanod para sitahin itong mga nagiinuman. Kasama ka. Di ba? Kaya po kayo namura kagawad kasi lasing siya at lasing ka rin at yun na. Pinitsahan mo siya at dinibdiban. Yun, nagkagulo-gulo na. Now kagawad, namatay po si Lola dahil daw po sa inyo? Hindi po. Sandali po ha. Ma'am Yunida. Yes po, idol. Paano niyo po nasabi na si Lola ay namatay
dahil kay Kagawad, si Lola Cristina. Ay, siya po ay umaawat po kay Kagawad, Idol. Apo. Kinakikiusap po siya na itigil na at ipagpabukas na lang po sana yung kaso na yan. Apo. Pero hindi po nagpapatinag, hindi po nagpapakiusapan si Kagawad. Tuloy-tuloy pa rin po na parang galit na galit po na parang gusto niya nga talagang saktan itong mga bata. Oh, okay. Di ba Kagawad, pagdating sa gulo, dapat ang umaawat talaga dyan is the Kagawad or the Tanod or the Barangay Chairman, di ba? Dapat isak po kayong pasimuno sa pag-aawat ng mga gulo. Pero dito naging pasimuno kayo sa gulo mismo. Di ba, sir? Hindi po totoo yun. Hindi po umawat yung si Auntie Tina, yung namatay. Wala po dun sa eksena. Ganito po yun, Idol. Kung totoong umaawat si Auntie Tina, bakit di nila ilabas yung video? Ang inilalabas lang nilang video yung pangalawa na po. Aha. Wala po kayo. Hindi po nga nakuha, na, hindi po namin nakuhanan yung unang nangyari. Pero may mga testigo po kami na nakakita yung totoong nangyari. Okay. Ano po yung cause of death? Ano pong sinabi ng mga doktor na nag-examine kay Lola? Anong dahilan ng kanyang pagkamatay daw po? Hypertension po. Oh, okay. Medyo malapit-lapit nga sa katotohanan sa sinasabi niyo po na inatake ng high blood dahil nga po nakakita siya ng kaguluhan at yung kanyang mga kamag-anak involved at umaawat siya at mayroong mga ayaw magpaawat, lalo pat Kagawad, uminit ang ulo niya, sumikip ang dibdib, patay. Kahit na nga po, nandun na sa loob yung mga bata, gusto pang pasukin ni Kagawad. Kaya nga po, hinarang po siya nung sinasabi niya na may hawak ng kutsilyo. Kasi sa oras na po yun, naghahanda po ng ulam yung bilas ko po. Opo. O kaya po nakahawak siya ng kutsilyo. Pero hindi po niya itinutok yung kutsilyo, kundi dinipa po niya yung kanyang kamay para po harangan si Kagawad. Kahit na po bumunot ng kutsilyo, yung inyong pong bilas, pero yung pagbunot niyang kutsilyo, siya po ay nasa loob ng kanyang teritoryo, pamamahay. Etong si Kagawad ay sumugod doon sa lugar na yun na di dapat siya nandoon. So pwede sabihin natin self-defense yun. Tanungin natin si Attorney Garrett tungkol ng Axis Party List. Attorney Garrett. Yes, sir. Si Kagawad ay sumugod at nanggulo, and then itong si Lola umaawat at inatake ng high blood, namatay. So meron bang dalawang kaso dito ni Kagawad ata? Pag himay-himayin mo, ano yung mga kaso pwede maisampa kay Kagawad? Attorney Garrett. Yes, first of all, at ang pinakamabigat dito, Sir Rafi, is homicide. No? In law, there is homicide whenever a person is killed at hindi pasok yung mga circumstances either sa murder or parricide. Dito kasi, Sir Rafi, nakikita ko ng efficient cause ng pagkamatay ng ating biktima or yung punot dulo ng kanyang pagkamatay is yung aggression na ginawa ni Kagawad. Mm-hmm. So masasabi natin na kahit hindi niya sinasadya, meron pa rin tayong homicide dito. Mm-hmm. At hindi rin po siya pwedeng sabihin na reckless imprudence lang dahil voluntary action po ang kanyang pagsugod at ang consequence ito ay kanyang kailangan panagutan. Ang crime po ito ng homicide. Second, yung kanyang pagwawala sa Rafi, pwede nating masabing alarms and scandals din yan. Mm-hmm. Ang alarms and scandals po ito ay nakokommit kapag ang isang tao ay nagwawala at nakakadisturb na siya ng public peace. Dito, napilitan ng may umawat sa kanya dahil sa kanyang pagwawala. In fact, inamin niya ata na nagwawala siya. Ang kanya lang is parang hindi daw siya agad pinigilan. Mm-hmm. So, meron po tayong alarms and scandals at homicide sa case na to. Eh, yung bawal uminom dahil ECQ ngayon? Ayan, sir. It would depend sa ordinance kung saan siya umiinom because our local government is given the flexibility to impose their own ordinances para po makontrol ang ating COVID situation. So alamin po natin kung saan at ipataw po natin yung punishment sa ordinansa ng syudad na kanyang pinag. Ilang taon ba yung homicide na gano'n, yung sa kaso niya Kagawad, halimbawa pag na-convict? Okay, if I remember correctly, Sir Rafi, yung penal code natin, ang pataw sa homicide is reclusion temporal, which is around 20 years imprisonment. 20? Yes, sir, 20 years. Oh, okay. Yung alarm scandal? Alarm scandals, medyo mababa lang yan, sir, 6 months to 1 year. Oh, 20.5? Around, mga ganun sila. Okay. Sige, sandali natin yung nagkakit. Police Major Mark Tubadeza, Chief of Police ng Umingan, Pangasinan. Major, sir, good afternoon po, sir, Major. Hello po, Sir Rafi. Magandang hapon po. Opo. Major, ECQ dyan ngayon sa inyong lugar, tama? Major, sabi po, Ms. Polito Gawad. GCQ po ang status po natin ngayon dito sa Municipality of Umingan, so, sir. Ah, GCQ po dyan. Opo sir, GCQ po tayo. Pag GCQ ba, pinapayagan po yung inuman? Bawal po yung inuman, lalo na po sa public places po sir. Pero depende po sir kung nasa loob din sila ng bahay. But then kung sa public place po,
o kaya sa labas lang ng bahay nila, sa mga nadadaanan sa kalsada, is bawal po yan, sir. Asante po, Ma'am Yunida, sila kagawad ba nag-iinom sa loob ng bahay o sa labas ng bahay? Labas po ng bahay po. Medyo sa labas doon ng bahay? So, bawal sir, pag sa labas po ng bahay, sir. Pag nasa public place po sila, sir. So, pwede po magsampa ng kaso dyan, paglabag po sa ordinansa at saka ng patakalan sa IATF? Yes, sir. Anytime po, sir. Talagang liable po sa guidelines po natin with regards sa ordinances po natin. Opo. So, Major, ito po mga kamag-anak ng biktima, magsasampa po ng kaso, i-appointment po namin sila sa inyo para kaukulang kaso laban po kay Kagawad. Major, sir, ano po? Sige po sir, sir. Mainam po sir, papuntahin po natin dito sa police station and then i-assist po namin sir. Magkakandak po tayo ng investigation and kung nanaisin po nila na mag-file po ng kaso, is magpa-file po tayo ng kaso sir. Sige po. Major Mark Tubadeza ng Umingan, Pangasinan. Sir, maraming salamat. Magandang hapon po, Major. Maraming salamat din po sir. Magandang hapon din po. Opo sir. Okay, Kagawad, so, meron daw po kayong kasong homicide ayon po kay Attorney Garrett at saka alarm and scandal. Meron po kayong gustong sabihin dito po sa mga nagreklamo. Ma'am Yunida. Hello po Sir Idol, meron pa po. Nagbantaw din po doon sa tapat po ng bahay namin. Napapatayin po kaming lahat. Oh, grave threat. Yes po, sinabi po niyo doon sa manugang ko po. Hinahanap okay. Po niyo yung mga kapatid niya, dinudod. Kapain po kayong lahat dito, sabi niya po. Oh, sandali lamang. Attorney Garrett, nandiyan ka pa? Yes, sir. Okay, nagbanta, papatayin silang lahat, uubusin yung angkan. Ano yun, may kaso ba si Kagawad doon? Yes, sir. Maganda gawin dito, lumabas lahat ng nakarinig doon at magsabi na sila ay nagawa ng grave threat sa Rafi. So, sa lahat ng kanyang pinagbantaan, it's one count po. One count? Eh kung sampo yun, di 10 counts. Aba, di sampo rin ang grave threat, sir. Ma'am, ilang taon ba yung isang banta? Halimbawa, isang taon pinagbanta niya, grave threat, one count. Ilang taon usually? Ang pinagsabi niya po kasi is papatayin ko kayong lahat. So definitely, the threat to commit homicide again. Two slower than that, 6 years. That's correctional, no? Six times the number of people sa loob ng bahay niya. Sandali lamang. Ma'am Yunida, ilang tao ba yung pinagbantaan niya na papatayin, uubusin? Anim po kami doon sa bahay. Naku po, 6 times. So, ibig sabihin natin ganun, 6 times 6. Naku, yes, sir, rapido. Kasi tip lang sa lahat ng mga criminally minded dyan. Bilangin niyo muna yung mga tao na sa loob ng bahay bago kayo mag-grave threat. Okay, so kung 36 years doon sa grave threat, 6 times 6, 36. Tapos 20 years homicide, 6, 56. Oh, no! Kagawad, ilang tao ka na kagawad, sir? 53 po. 53. 53 plus 56, sandali lang, 109. Kagawad, lalabas ka ng kulungan ng kagawad, 109 years old ka na, may utang ka pa. Ibig sabihin, kagawad, pag namatay ka, Idol, ibabalik Idol. Ka din sa lupa ni San Pedro para bunuin mo pa yung kulang. Idol, yung mga sinabi po nila puro mali. Dinidin lang po nila ako. Eh bakit nila gagawin po yung kagawad, sir? Ano motibo? Ewan ko po sa kanila, sir. Gusto mo silang kausapin kagawad? Pagbigyan kayong magkausap kagawad. Ma'am Yunida, gusto mo kausapin si kagawad? Kasi yes, sabi po. Niya, dinidin mo lang daw siya at pinagagawa ng istorya. Parang ganon. Sige po, ma'am. Yes po. Sige, ma'am. Kausapin niyo po. Hello, kagawad. Hello. Anya ko, ayos pumati, ibagam nga apeta, ibagam nga kuha, pagdidiinanda ka. Namatayan kami. Namatayan kayo, pero mali mo talaga. Ibang bagami na ang isang paypay. So, ang nirepress, dahil manugang po, mapinag... Pati di anak po, sangit, hindi apang mo, napagkadibatong si Balemi nga, ibagang mapatayan na kami. Ang kami nga nag-awit, dahil yung halal po, yung totoo ang sasabihin nila, hindi yung ginagawa nila ako ng kwento. Paypay so, agulbud ganun di manugang po. Kagawad, ganito na lang po kagawad ang mangyari. Tutulungan po namin silang magsampa ng kaso kagawad. Then, nasa inyo na yon kung kayo po'y makiusap sa kanila. At mukhang magkakamag-anak po ata kayo kasi ang tawag mo kanina kay Lola. Anong tawag niyo po kay Lola? Auntie? Auntie po, auntie. Magkaduguho ba kayo? Opo, magsikin kasin po yung tatay ko sa kayong bihinan ni Madam Yuneda. So, magkakamag-anak. So, kagawad, subukan mong kausapin ito pong pamilya ng biktima kung kaya mo. At kapag halimbawa umatras na sila, then absuelto ka. Subukan mo kagawad. Kagawad, bibigyan namin kayo hanggang Lunes, ano po, na kausapin sila kapag halimbawa by Monday at wala pa rin resulta at itong sila Nanay Yunida decided pa rin magsampa ng kaso, tutulungan po namin kagawad, sir. Opo, opo, I don't. Opo, Nanay Yunida. Hello po. Sa Monday, ma'am, babalikan namin kayo. Kapag sa Monday, wala pa rin po nangyari at hindi pa rin kayo nagkaayos, then
umpisa na po natin pagsampa ng kaso sa korte laban po dito kay Kagawad. Okay, ma'am? Opo, opo, Idol. Sige, total, magkakamag-anak naman daw po kayo. Let's see kung anong pong mangyari sa Lunes, ha, Ma'am Yunida? Yes po, Idol. Magandang hapon po. Salamat po. Opo, Ma'am Yunida. God bless po. Kagawad, buti-butiin mo, galingan mo po pakipag-usap kay Lananay, Yunida, okay? Opo, Idol. Basta ang masasabi ko lang po, Idol, yung totoo lang po, hindi yung ginagawan po nila. Kaya nga po, Kagawad, binibigyan ko kayo ng hanggang Lunes bago namin puntahan sa Pangasinan. Ito pong si Nanay para tulungan na siyang magsampa ng kaso against you. Galing-galingan mo makipag-usap sa kanya. Total, magkakamag-arak naman pala kayo, okay, sir? Opo, opo. Sige. Magandang hapon po, sir, Kagawad. Magandang hapon din po. Kagawad, huwag ka na muna uminom, Kagawad. Yan ang nagpapahamak sa'yo. Opo, opo. Eh, sabi mo, ang iniinom mo, 2x2. Ano kaya kung inumin mo lang yung lapad? Hindi po, isang lapad po dito. Ano dyan? 2x2? 4 kantos? Opo, opo. Ang ibig sabihin, lapad na bote, lagyan mo ng orange juice. O vitamin C pa yan, panlaban sa COVID. Kaya mo pang inumin opo yung isang 2x2? Ay, hindi po, hindi po. Hindi ko po kaya, Idol. Ah. Yung solo po, hindi ko po kaya. Hati yan, yung solo. Ano pong pulutan nyo? Igado po, tsaka adobong pato. Adobong pato, igado, tapos yung 2x2. Yan lang po. Opo. Okay. Sige po. Mag-usap na po kayo ni Nanay Yunida para subukan niyo po makipag-ayos. Magandang hapon po, Kagawad, at magandang hapon po, Ma'am Yunida. Yes po. Salamat po. Thank you. Dapat yung pag-iinom po, paulit-ulit po namin sinasabi dito, nilalagay po sa tiyan. Huwag po dito. At kapag nakainom na po kayo, lasing na kayo, uwi na kayo. Kasi po, karamihan sa mga nangyayaring kawalangian, karumaldumal, okay? Nangyayari yon o nagagawa yon ng mga taong habang sila ay lasing. Espiritu ng alak, bukod sa drugs. Yung bang malakas ang loob ng isang lasing gumawa ng kung ano-anong mga bagay-bagay na hindi niya nagagawa kapag siya ay normal. And then kinabukasan, pag sober na siya, uy, ba't ko nagawa yon? Oh, man. Nagsisi na. Huli ng pagsisisi. And then kinagabihan, inuman na naman ulit. Gawa ulit ng kalukuan. Oh, man. Paulit-ulit na lang. Diba? Ito yung nangyari kay Kagawad. Magtira daw ng pag-uwi, Idol. Magtira ng pag-uwi? Oo, magtira ng pang-uwi para maka-uwi ka ng maayos. Walang gulo. Okay.